throwback na throwback na. Galing po ako sa hirap, lumaki ako mahirap. Pero hindi po ako mahirap magbayad ng cash. So, nasisigil po ako. Ayun. Nakapagtapos po ako ng college sa pamamagitan po ng ano, libreng paaral, scholarship po. Galing doon sa Wetic Lord sa amin. sina Congress, Governor pala, Governor Pineda. Sila po yung nag-sponsor. Academic naman po yun, hindi po na ako pinag-wedding. Tapos po, nung gumraduate ako, nagkataon na yung boss ko, yung pinsang buko po, meron po siyang construction company sa Cavite. Nagkataon na nangailangan po siya ng assistant. So yun po, makapagtrabaho po ako sa Cavite. Ang tanda ko na nung nangbang po pong sahod is ano yun, dito po. Dito po, dalawa na yung nawawala sa ano. Hindi ko nga alam nung ano, kung saan ko nahanap to. Marami kami mga picture, kaya lang karamihan po kasi solo ko. Kaya nasa-send ko po lalo. Ayun po, kasi napilitan ako isama. Kasi ano, ayun, ang pinakasweldo ko pong una na natatandaan ko, 4,000 lang. So magpapadala ako sa nanay ko at sa parents ko ng 3,000 sa loob ng sampal. So kung saan naman po yung 1,000. Kaya payat po talaga ako kung nakikita ninyo. Tapos, may professor po ako noong high school, lagi niyang sinasabi na pag-aral kayo mabuti para magkaroon kayo ng sariling negosyo. Eh, nung mga panahon na yun, hindi ko po napapansin, bakit kaya ganun? Hindi mo man tatanong, bakit kaya ganun? So, nung nagtatrabaho na lang po ako, doon ko nalaman yung impact ba nun. Sorry po ha, abang nagsasalta ako, hindi ko nasabing pala Kapampangan ako. May kaibigan po ako dito ng Kapampangan. So, kuminsan po yung F, yung P, na pagbabalatan ng mga Kapampangan. Si Sir, paano tumawa ka pong pangan? Royal blood na po kasi ito eh. Dito lang lang sa ano. Ang kapumpangan po kasi pag tumawa, ganito. Wala po yung H. Kapag po ako tumawa na lang papansin nyo, may H. Kasi po, nadala na ako sa Cavite. Medyo na-develop na. Eh, ganun po yun. So kung namamaliman po ako ng diction, kayo na po ang mag-adjust. Tapos at isipin nyo po ako kung paano na ako. So yun. So sa pagtatrabaho nga po dun sa CARP, alam mo yun, yung kahit trabaho ka ng trabaho, kahit ka lang kayo, ang sahod mo, 15-30 pa din. Tapos, regular na 8 to 5 or 9 to 6, ganun po yung mga trabaho. Hindi po sa nagaano, kasi yung boss ko, nung lalo na ito ulit, nung lately, parang nag-mellow na siya sa pagne-negosyo kasi nag-politiko na po siya. So, kumbaga yung management po, parang iyanon na niya sa akin noon. So, kahit anong trabaho ko, swerte po na pagkaroon ka na ng, ano, ng 14 month pay, mga ganon. So, siya, kahit trabaho, parang ang boss ko, payaman ang payaman ako, yung may kaabang lang. Di ba, konting difference na po, pero malaking impact. Ang kaibahan naman doon, mapayat ang boss ko. Kasi, may naibigan po akong nakapagbenta sa akin ng parlor. So yung taga Mary Homes, yung po Mary Homes salon, sa akin po, hindi po kayong magpagawa, magagaling po doon. Yun, nabili ko po yun. Tapos, doon na nagsimula ba, na doon ko naramdaman talaga yung sinasabi ng professor ko na talagang para kung gusto mong umangat ka, magkaroon ka ng ipon, mga ganyan, mag-open ka ng sarili mong negosyo. So yung boss ko nga po, supportive siya. So kahit nagbukas ako ng negosyo, di nga ako pinag-resign o dito ka pa rin, sabi niya. So yung unang negosyo ko po is yung parlor. Yung pong iba dito, yung spa, yung milk tea, yung silugan, hindi na namin sinabi. Kasi nung pong pandemic, na-close ko siya. So bago naman po nag-pandemic, nakapagpas po kami ng maliit na resort. Ayan po yung Universal. Sa Pampanga po yan. Kung gusto niyo pong mag-relax, o tayahan niyo po yung ako, relax na relax, habang kinaluto. Ayun po, try niyo po, bibigyan sa kayong discount. Tapos, yung sumunod na po, ayan. Dahil po sa pagninegosyo, sabi ko, nakapag-tour po kami abroad. Hindi naman po sa pag-aano, kasi kung nagtrabaho lang ako, kung puro trabaho lang, feeling ko malabo na makapag-tour kami na mga ganyan. Kasi kung 15-30 na sabag mo lang kung asahan mo, ay kung hindi ka po magtitinda ng mga drugs, hindi ko magtitinda. Eh wala po akong balak magtitinda ng drugs. Ayaw akong makulong. Kasi yun, yan po yung naging sorry boy namin. Tapos nakapag-tipot po kami sa, naranasan po namin yung makapamasyal ng Luzon Visayas Mindanao na din. Swerte na pala hindi kami nakaharap ng mga ako sa yap, no? So, buhay pa rin ako. Kasi siguro mga 10 countries na rin po yung ano, mag-CSI. Tapos eto na po yung pinakamalupit.
dumating po ang pandemic. So, kumbaga, parang nabago ang takbo ng buhay. Sabi ko nga po, yung boss ko, nagpolitiko na. Tapos, since ako na yung more na nagmamanage ng negosyo niya, kumuha siya ng partner na nakakuha sila ng project niya sa may bandang MOA. Tapos, sikreto po ito ha, walang clue. Nananugi po yung boss ko ha, nakalive ka ba, Chief? Yun, nalako po siya. Taka-video nga. So, ang pinaka-option na namin ay yung magsara siya nung pandemic. Kasi marami po talagang nagsara. Sabi ko sa kanya, hindi nakakahiya na magsara. Kasi nga po, hindi akong hiya na sinara namin. Pero nauna po siya magsara ba? Ayun. Tapos, syempre, sanay ka po sa buhay mo na nung 21 years po ako nagtatrabaho sa construction eh. Huwag po masamang tinindi po ako labor. So yun, nasanay po ako gumigising ng alas 4 ng madaling araw. Literal po. Tapos kapag Saturday, Sunday, 6 po talaga ang gising namin. Kumbaga parang yun po yung naging routine ng buhay namin. So nung nag-pandemic, abay tumutuwa po ako, nakatulog ako ng alas 9, alas 10, mga ganyan po. Tapos, na-enjoy mong manood ng non-stop na Netflix. Siyempre, nakikita mo yung mga ano mo, oy, nanood ng Netflix. Siyempre, gagaya ka, ganyan-gaya po. Tapos, nung kung magsasawa ka, parang ganun, yung rutinary na gano'n, nakakasawa. So, hahanapin nung katawan mo yung ginagawa mo dati. Eh, since wala akong mapagkabalan, kasi lagi nasa bahay, bawal kong mag-marites na net. Kasi may virus. So, naisip ko, sabi ng asawa ko, parang namiss kong kumain ng baget. Sabi niya, yun po yung kasi muli, tinapoy na kinahin niya. Muling nakapag-France po kami. Ayun. So sabi ko, gagawa ko, mag-rebate ako. Ayun po. Kaya po pinahighlight ko to kasi tuwang-tuwa po ako out of peace, tubig, konting aseng, nakapagawa po ako ng tinapay. Tapos social pa yung pangalan. Ano yun naman ako tinapay? Bakit? Ano yan? Hindi nyo alam. Sikreto na yun. Walang clue. Ayun. Tapos yan po. Nakabake ng pizza. So may pwesta pa yun. Tapos ayun. So pagbibigay ko po, syempre tuwang-tuwa po. O alas lahat ng kapitbahay namin, mga kapitbahay ko, nabibigyan namin. Tingnan nyo po si UM ko. Dati po payas yan. Sa kakadagdag ko na ng pangalsa sa tinapay, pati siya umalsa. Kung makikita nyo po yung mga kaibigan ko sa Cavite, karamihan sila pinagpala. Ayan po ito. Pero ito po si Miss Malu, malayo kasi siya sa akin. So, kung natin yan din. At saka yung mga yan, mga sexy talaga. Hindi matapal. So, true po ang Diyos. Ano siya? Nakikinig siya talaga sa mga dasal. Gabi-gabi po, pinagdadasal ko yung mga kaibigan ko. Taintim, sabi ko po, Lord, kung bakit po hindi napapayat lahat ng kaibigan ko patabay ninyo, para damay-damay na. So, nagrat naman po. Ayun. Tapos sabi ng asawa ko, nagbibili na po kami ng kuryente, nasa 10, nasa 12. Pag nabibilisan kayo, sabihin niyo po kasi na-excite ako magkwento. Ayun. So, nung lumaki po yung bill namin sa kuryente, sabi po ng asawa ko, itigil ang kasal. Itigil ang kalokohan. Sabi niya, ma, sobra na yan. Sabi niya, kasi hindi mo naman hinahanap po yung iba, yung titinda. Ako po kasi natutuwa, pinapabigay ko lang. So sabi ko, ano nang gagawin ko? Tapos na. Inauso po yung pagiging plantita. So ayun, na po yung pumasok na yung pagkahalaman ko. So sabi ko dun sa manager ko sa parlor, sabi ko, Mark, samahan mo ako, punta tayo silang. Kasi medyo mura-mura. Kasi nagmahal talaga yung halaman eh. Before po, nung nagbili kami ng halaman dun sa resort, mura pa. Ngayon, nung pagbalik namin, halos tatlong doble na. Ayun. Yung bahay po namin maliit lang. Kaya nilagyan namin siya ng rooftop sa taas. Tapos yun, inakit ko po yung mga halaman. Di ba nakakahinggan yung tingnan, mga bulaklak, ganyan-ganyan. Kasi nasama ko yung asawa ko pag wala na siyang trabaho. Nandun kami, pakuya-kuya-kuy. Kasi nagbubulakan. Tapos minsan, may nakita akong falling star. Diba sabi nila, kapag nag-quiz ka sa falling star, natutupad? Eh, ang problema naman, pag dahil ng falling star, parang gusto ka pala nang nasasabi mo, hindi mo pa nasasabi yung wish mo, wala na siya. So, naging anong puno, dahil walang ginagawa, yung practice ko, yun pong pag-wish ng, minomomorize ko yung wish mo. Gusto kong maging payat. O, ebi na po yung pagkakataon. Siguro mga 10 days po, kasi binila ko sa kalendaryo. O, 10 days na. Ayun. Biglang may falling star. Eh, ready po ako. Kasi, nano ko yun, na-memorize ko. Ito na. Pagdahan po ng falling star, sabi na, gusto ko maging kuyat. Kaya,
Nagka-eye bags lang. Kaya, pag po nag-wish, laging tatandaan yung diction, yung spelling, pakisagura po lang. So yun, always sasabi ng asawa ko, tama naman, kasi gastos din ang maghahanapan, namamatay ko ang mga dalapan ko sa sobrang init sa taas. Hindi po sa Pampanga, nawala na. Tapos po, eto na. Wala na namang gagawin ng mataba. Kasi napagalitan na naman, so stop na naman. Sabi ko, ano nang gagawin ko? Kasi kung magtatrabaho po ako, yung talagang katotohanan ng buhay, sa edad ko, actually 44 na po ako. Mukha lang 43, bukas mag-50. Sabi ko, sino pa ang tatanggap sa amin na parang ang trabaho mo? Parang, syempre nasanay ka, na nagtatrabaho ka na parang boss ka. Tapos biglang papasok ka, syempre yung dadatnan mo, hindi naman sila papayag na ikaw ang madam. Sila yung utusan mo. Syempre hindi. Tapos yung sinasagot ko dati, hindi rin naman na ganun. Sigurado, mas bababa. Ganun po. Sabi ko, tapos kung magtatrabaho ako, balik na naman ako sa regular na oras. Eh dun sa dati kong trabaho, hawak ko po ang oras ko. Kung gusto kong umuwi ng alas dos, ng alas tres, kung gusto kong hindi pumasok, pwede naman, basta yung communication lang sa mga tao. So sabi ko, anong trabaho gusto ko? Parang imposible na nung magkaroon ka pa. Biglang duman po si ano, si Sis Angie, na doon ako sa may itaas, nakita ko siya. Nung naalala ko, nga pala, dati inoperan ako nitong mag-financial advisor. Eh, nung panahon po yun, parang 2019, eh, busy po ako sa trabaho, busy ako sa pagninegosyo, tapos feeling mo, hindi mo lang kailangan ng extra pa kasi yung lang meron ka, sobra na. Sabi ko, sa iba na lang, sa iba, sabi ko po sa kanya. Eh, ngayon, yun nga po, dumating ang pandemic, so wala na akong pagkakabalahan. Eh, kahit po nung ano, nagsarado, pati partner, so walang bukas talaga na negosyo, pwede mo nang sanang pagbalinan ng atensyon. So yun, tapos pasimple, sabi ko sa kanya, oh, sister, sabi ko, Mamanji, bukas pa ba yung offer mo? Meron pa bang ano? Kasi kinakabahan din po ako, ano kaya, meron pa kayang, ano, magpapa-insure? Kasi ganito yung buhay, napakahirap, tapos, paano ba yung training nun, mga ganun. Sabi niya, naku, tamang-tama, kasi ngayon, lahat ngayon sa AI Philippines, sabi niya, parang predict na nung presidente, yung ganitong mangyayari, sabi niya, siguro, sabi niya, napapanahon na para nga mag-join ka sa amin. So yun po, nagdaan ako sa mga training. So, to make the long story short, naipasa ko po yung licensure ng UL at saka BUL, sa Makati po yun at saka sa Cubao. Tapos, naran, eto po. Nung nakuha ko po yung license ko, eto naman ang worries ko. Doon na, parang doon na pumasok sa akin yung mga, may mapagbebentahan ba ako? Meron bang bibili sa akin? May magtitiwala ba sa pagmumukha ko? Eh, lagi akong nag-choke. Parang mga ganon. At saka yung pinaka nakakatakot po doon, yung fear of rejection. Kasi kahit pa paano, may pride ako. Paano pag inalok ko to, tapos hindi bibili? Parang ganon po. Eh nung, ano yun, January 2021, nung na-hold po ako. Tapos, nung pagka-hold ko, syempre, tinawag ko doon sa ipad ko. Kinumusta ko sila, misa na kayo, ganyan, ganyan. Tapos parang naikwento ko na, alam niyo ba nga, nung nakalipas ako na yung ano, may lisensya na ako sa AIA Insurance, sabi ko, advisor na ako, yung agent. Tapos sabi niya ba yun, yan ba yung ano, yung life insurance? Sabi ko, oo, kuya. Eh, tama-tama, kasi matagal na namin gustong kumuha, kaya lang, wala kaming kakilala, sabi niya po sa akin. So yun, nakakuha po sila, na-close ko, bali yung anak nila, AIO lang po yun, kasi bata pa yung anak nila, insured ng 1 million, nasa 20 plus lang. Tapos silang mag-asawa, EGCB, yun. Ang ano po nila, ang premium nila, yung pagbabayad nila, annual. So nung makuha ko po yung commission noon, dumating ang asawa ko, pagkatapos ng maligo ng alcohol, umalik siya sa akin, ang sabi ko sa kanya, who you? Mayaman na po ako kasi hindi ko na kailangan mag-split, hindi ko na kailangan ng 24 sa maging entertainer, may sarili akong kita, hindi ako itinis sa kanya. So, ano po, siguro dahil hindi half-big yung pagkakasali ko, siguro feeling ko nung napapayag niya ako nung dati, nung una, na mag-advisor, siguro itong mga to wala siya. At saka siguro yung nasa ano din, sa tindi ng pangangailangan. Sa tindi ng pangangailangan ko, tinrabaho ko po siya talaga ng gusto. So, nakakatuwa po nung unang ano ko, first month ko pa lang po, top advisor na ako. Ayan. Yay! 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 Ang nakakatuwa din po doon,
yan na top advisor ako. Ako po yung pinakamaganda doon. Wow. Hindi ko sila tatanggit. Ayan po. Tapos, ito na. Ito na po, mga naging sunod-sunod na yung mga ano ko. Yung certified apat dapat. Tapos yan, yung nakapagbenta po ako ng 10 policy sa isang buwan. Ito po sa mga kaibigan ko. Sa mga ano. Ayan po. Diba? Ito po yung pinakaswerteng post. Kasi mula nang nagpalit po ako ng picture, marami akong nagdudote na po. Ayan po siya, ito yung mga nagagandahan. Ayan, nakikita niyo po lagi, hindi po paulit-ulit ang picture, paulit-ulit lang po yung itsura ko. Ayan. Ayan po. Tapos, ito po yung sinasabi ko na pinag, ano po nila ako, pinag-guest speaker. Kaya sabi ko, may kukuha pa kaya ako sa akin, baka madala na sila. Sabi ko nga po, nung kukunin ako, unahin na po nila yung UM kung mag-guest speaker dito. At least mauna po siyang magkalat. Sabi ko, sa susunod, palagay ko, wala na pong pupusahin dalawa. Tapos ang nakakatawa po, sa pagiging nakakatuwa, actually, sa pagiging financial advisor, basta't masipag kang magbenta, masipag kang magtrabaho, ito po yung trabaho na negosyo. Di ba ang sabi ko sa inyo, ang sabi ng professor ko, mag-aral kayo maigi para makapag-open kayo ng magandang negosyo. So, ito yung trabaho at the same time, negosyo. Yan po yung, ano, parang abang nagtatrabaho, masipag ka, araw-araw ang nagbebenta, araw-araw meron kang komisyon. So, maganda, marami pong benefits, incentives. Kasi nakakuha po ako ng iPad. Tapos, sa May po, kung ka-friend ko kayo sa Facebook, makikita nyo lang po one day, nagmamayad ko po. Alas sa balisin ako po. Yay! Saluhan! Ayun mga ang tawag dito, resipo. Ang nakakatuwa pa po kasi, yung asawa ko, believer. Ako, believer. Pero mas believer yung asawa ko. Kumbaga parang na-influence na lang niya ako. Ang annotation natin sa pag sinabi mong life insurance ay patay, aksidente. Yan po ang lagi nasa isip natin. Actually, nung bago po ako naging advisor, ang friends ko sa Facebook siguro nasa 5,000. Nung naging advisor na po ako, nagme-message. Last na check ko, parang 1,000 plus na. Nakawala. Ewan po, natakot sila. Sabi ko po nakakatakot. Kasi yun nga, sinasabi nila, pag financial advisor ka, or pag sinasabing life insurance, dapat may patay, may aksidente. Ang asawa ko po, hanggang ngayon, buhay na buhay. Tinakpan ko po ng unang lumaban. Hindi siya patay. Nag-matured yung, nag-matured na po yung nakuha niyang unang-una nung binata pa siya. So, napakinabangan na po namin ng pandemic. Tapos yung anak ko, dalawa yung educational plan ng panganay namin. Nag-matured na rin po yung isa. Tapos may nag-offer ng lump sum. Sabi ko, since dalawa naman, kunin na namin isa kasi kailangan ng pera. Ayun. So kapag sa mga client ko po, yun yung minsan maganda. Yung dapat, kapag financial advisor ka, sa sarili mo palang, believer ka. So yun, na-share ko sa mga, dito sa life insurance na to, hindi mo kailangan mamatay. Hindi mo kailangan magpaputol ng daliri, o maaksidente, o magkasakit ng matindi. May makukuha ka. So pag sinishare ko yung experience ko, mga ganun po. Tapos ang isa pa, dapat din kapag financial advisor ka, may mga strategy ka, may ano ka. Ako po kasi, kapag ganun ba ako, may kaibigan ko, bibigyan ko muna ng maha. Ako kasi naman ako, bibigyan ko muna ng maha. Ayan ma'am. Tapos, at saka ko opera. Siyempre, kapag natikman na niya yung maha, ay may panggayuman na yon, madalas napapakuha. Yung iba naman po na nasa 50-50 ang sitwasyon, pag alam kong konting sundot na lang, sasama na, dinadala ko po sa Tagaytay. O diba, nagro-road trip kami. Hindi pa po siya bumababa sa lugar na pupuntahan namin. Kung sabi niya, pwede na bang pumimak? Hindi ko alam kung natatakot sa drive ko o nakuha sa pangsasabi ko, pangiinggano. So yun. Yun lang po yung ano. Tapos ito, ito po last, this month lang po to. Kasi yung iba po ng mga financial advisor, dahil nga po di ba pandemic, ngayon lang kami nagkita-kita. So yung mga dati, mga online on lang, mga parang ano, face are yan, nagsusumitig lang kami. Ito po yung first time na naka-receive ako ng certificate. Kaya tuwang tuwa ko. Hindi lang po masyado halaga dyan, yung nalaking sundin lang. Ayan po. Tapos next little stone, ayan.
Kung gusto nyo pong makasama namin sa mga galaan, ayan po, may mga activity kami. Etong iba po dito, kasali lang sa amin. Palagi ko, ma, malungkot sila sa bukila. Hindi na po kasama. Alam po na lang mahilig kami bumala. Kanyang po, hindi po kayong bumala. Come to us. Hindi po kami, pwede po kami. Sabi nga ni Isko, we're open. Parang pakinggano. Eh yung mga grupo namin, sabi ko nga po, pinapanindigan ko, wala pa dito yung staff, kaya palagi ko yung pinakamaganda tinanggal yung staff. Hindi po. Gcash, hindi ko lang po kami ganun, hindi po ako pang-port doon. Pero dito sa mga tao po nag-wagi. Huggy ba? Lahat po pinapatulan, hindi nagpapalampas ng mga, ano, ng opportunity. May Gcash din. Mga pa-Gcash. Tapos, eto na. Naniniwala po ba kayo na sa lahat ng tao sa mundo, out of millions of Filipinos or people around the world, kayong pinakaswerte? Naniniwala kayo? Yes! Yes! Very good. O sa hindi naniniwala, tingnan niyo po itong daliri ko. Huwag kayong kukurapsyon. Pagkutuloy ka ba yun? Alam niyo ba, kaya nasabi ko po na swerte kayo. Kasi ang dami-daming tao. Tapos sa inyo namin isi-share. Kayo nandito, sa inyo namin isi-share yung mga techniques. Sino po ba ang tao na mayaman? Nung nag-share ng, bakit kayo maman? Ang sabi niya, masipag ako, may negosyo ako, anong sikreto mo? Hindi po nila sinasabi. Pero dito sa EIA, sasabihin nila sa inyo, ano yung mga sikreto. Actually, bibigyan kayo mga business reviews, bibigyan kayo ng mga guest speakers na magagaling. Pero Stephanie, mga ganon. Tapos, ang nakakatuwa po dito, hindi siya scam. Hindi ito scam. Hindi siya pambubudol, hindi siya yung tinatawag na pyramid, ano yon? Pyramid scheme. Yung pyramid blah blah. Hindi siya gano'n. Kasi halimbawa, kapatrabaho, tapos yung si Miss Angie, o kaya si Ma'am Virgil nakikinabang, hindi siya gano'n. Pag masipag ka, ikaw makikinabang. Kasi kapag marami kang nabenta, ang commission nun, mapupunta sa'yo. At ang nakatutod, paano mapupunta sa'yo? Direkta po siya sa bank account ninyo. Yes. Kaya pag minsan, nagugulat ka, hindi ka na nakakabenta, magugulat ka, oh, bakit may pera dito? Sino kaya nagbayad? Parang ganun. So pag minsan, gaganon-ganon ka na lang, come to me. Oh, eto pa. Sa buong Pilipinas po ba, sinong pinakamayaman? Si Piliara. Oh, more than 8.3 ano, billion. US billion dollars. Ano ang negosyo ni Bilyar? Lupa. Sipag at tiyaga. At selling. Di ba nagbebenta sila ng mga ano, bahay at lupa? Pero ako, galit po ako dyan kay Cynthia Bilyar. Hindi po yung sikreto. Kasi bawal sa kanya nga ni Rice, kaya galit ako sa kanya. So what's in it for you? Ako po kasi, nakita ko na eh kung ano yung para sa akin. Dito po sa EIA, nandito kayo, wala po itong pwersahan na sabihin ko, oy, mamaya pakakain na namin kayo. Dapat mag-join kayo. Wala pong ganun. Ang ano po dito, pinapakita lang namin dito kung ano yung mga possible na makukuha ninyo. Ngayon, nasa inyo po yun kung sasali kayo. Pero kung ako po sa inyo, sumali kayo. Let's try. O ano ba yan? Unlimited income. Di ba pag nagtatrabaho ka, limited lang, kung magkano sweldo mo, tapos pag maganda ka or mas magaling ka sa boss mo, naku, hindi ka niya bibigyan ng chance na ano, kung anong sweldo mo yun lang, hindi ka lalampas. So unlimited po yung income ito. Unlimited, ang bawa, magtatrabaho ka, kahit 24 oras kang magtrabaho, kung gusto mo, hindi ka pipigilan ni pilang. Sige, magtrabaho ka araw-araw, wala kang Sabado, Linggo, pwede. Mga ganun po. Tapos, yun comes the prestige. Yun nga po yung sinasabi ko, yung mga awards, mga ganyan. Tapos, yung free travel. Sa tagal ko pong nagtatrabaho sa company ng boss ko, never ako nabigyan ng free na trip. Travel in incentive. In fairness po, nakapaglaro ako ng trip to Jerusalem. Kasi yung nakalaman ko sa ako ng traction worker. Buti na lang po, malaban ito. At diba? So yun, hindi kayo nga po yung sa balisin, free travel na po yun. Tapos yun nga po, yung mga professional growth, yun nga, iti-training ka ng iti-training, matututunan mo. Tapos mga karamihan naman po dito, mga online lang eh. Masipag kang magagaling sa online,
Tapos may mga face-to-face din, pero as of now, limited. Tapos yun, yung freedom of time, yun ang pinaka-the best. Kasi sabi mo, diba, kapag nagtrabaho kang regular, o kaya kung may trabaho kang regular, sa pagiging financial advisor mo, kung gusto mong magtrabaho ng gabi, kung halimbawa, kausap mo gabi, pwede. Kung gusto mong matulog maghapon na yun, pwede. Tapos bukas ka magtrabaho. Or gusto mo makapagkausap ka lang ng ilan ngayon, after that, wala na, pwede. Wala kong pipigil. Sarili mo yung oras mo. So, nasa sa'yo na yun, kung magtatamad ka, wala kang kita. Madaming gawa, madaming kita. Ganun po. Tapos yung personal fulfillment, yan po, magkakasama na yan. Siyempre kapag yung, ano mo, feeling mo ba yung kapag nakagawa ang ano mo, trabaho mo, maganda ka, no? Fulfilled ang pakiramdam mo nun. Tapos, itong pinakamaganda pa, limited career. Ako ito, hindi ko na lang sila mga nakilala. Lifetime career, sorry. Sa pagiging financial advisor mo, wala pong age limit, walang age requirement ata, or basta more than 18 years old, tama? Ayun, meron pong mga 86 years old na, meron po akong kakilala, naging kliyente po namin yun eh, si Ma'am Nick Dao. Yun, matanda na po siya na financial advisor, hindi ko lang alam kung buhay pa. Pero yun, kumbaga, buhay ano pa. To, kahit na more than 70 ka na, more than 60 ka na, yung iba, retired na, pero nagtatrabaho, pwede pa. Kumbaga, pag sinabi mo, halimbawa, ay 65 na ako, yung lisensya ko, wala na. Hindi po, kahit 90 years old ka na, kung kaya mo pa. Si Ma'am Virgie po, tingnan niyo, wala niyo kung ilang taon na siya. Mag-alindi doon na po yan. Tingnan niyo, lakas pa. So, yun yung mga ano sa inyo dito. Pwede 100 na pala ako. Ayun po. So, yung last, hindi ko na masyadong patatagal yung paggabi na. Ito na, pansin niyo, sabi niya, God always provide. Yung akala mo wala na, pero bilang magkakaroon. Yung ako akala ko wala na, pahir. Eh, hindi na po ako pwede mag-artista, hindi po ako pumapayat, hindi po ako pwede sa drama, diba? Tapos yung akala mo wala ng pag-asa, pero biglang may opportunity, yun po yung dumating yung AIE sa akin, diba? Sino pong mag-aakala na isang araw nandito ako, nang bobola sa inyo, tapos tuwang-tuwa kayo, diba? So kung magsisipag kayo, gagalingan ninyo, one day, kayo naman ang nandito mambobola. Yes! So, God's plans are always better than our plans. Just trust Him and always keep the faith. Pero remember po lagi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen! Amen.